Hello ho sa inyong lahat. Irimandi si Kamangyan nyo. Ay, ako'y saglit lang at ako'y napadaan lang. Gawa ng ako'y natutuwa baga din o sa atin kapag may kasalan. Gawa ng yung unsimple lang ang baga. Tas grouping saya. Ganun yeah! Baga o. Siyempre, kapag kasal ay talagang mahaba-habang proseso yun. Matrabaho yun. Gawa ng siyempre, ako nin mo pa yung mga ninong-ninang, mga abay, gaya. Tas mahihiram ka pa ng trapal. Yun yung trapal ay yung pilara ng palay. Gawa ng yun ay ado yung parang pinakabubong. Tapos magapitas tas ng mga dahon ng nyug, yun yung agawin parang pinakabakod, gayaan. At syempre kapag mga handaan na may mga nagalusot-lusot doon, mga hindi naman imbitado, gayaan. Tapos syempre maghahanap din ng mga dalaga na masayaw, gawa ng bago yung kasal, meron muna mga sayawan, yeah! Na magaganap. Tapos alam mo na agad na may kasalan diyan sa barangay ninyo, gawa ng sobrang lakas ng tugtog. Ah, tugtog pa lang ay talagang nagaimbita na, kahit hindi ka imbitado, talagang mapunta ka at parang inaanyayahan ka na ayun. O mapunta na agad kayo nun, gawa ng meron dong hapunan. Siyempre pagkahapunan, ang mga ulam lamang, yung mga simple laang, mga dinuguan, gayaan. Dahil ang pangmalakasan ay kinabukasan pa sa mismong kasal mismo. Siyempre, ang pangmalakasang handa, hindi din mawawala yung tatlong klase ng luto ng karne. Yung apretada, yung kaldereta, yung minudo. Na hindi mo naman alam kung anong pinagkaiba ng tatlo na yun. Gawa ng preparans lang naman ang lasang, pinagkaiba lang ay yung gayat. Pero tinanong-tanong ko din eh, ang pinagkaiba daw nun, basta daw yung minudo, yun daw yung may mga bilog-bilog na green. Tapos yung apretada, yun yung mga buto-buto na karne, na may kunting laman naman. Tapos yung kaldereta, yun yung malaman. At least bago man lang ako ikasal, alam ko na yung pinagkaiba. Tapos yung nagaluto daw nun, nung mga handa na yun, ay yung sa side ng lalaki. Pero ang alam ko din ay syempre natulong-tulong din yan sa side ng babae. Tapos yung mga tatay-tatay diyan sa barangay na lagi nasa handaan, alutuin yan doon sa malaking tulyase, talagang usok-usok na yung paligid, gayan. Tapos syempre habang nagaluto ay baw mga nagashat-shat na agad yan, gawa ng may katabing gin, nagatagay-tagay na, tapos pangpulutan yung inaluto. Bago matapos yung inaluto, may talab na, mga lasing na rin, mga nagayabangan na. Galing. Tapos, kapag mga alas 8, alas 9 na ng gabi yan na, mga simula na ng sayawan, yun. Yeah! Pero, gasayaw muna. Siyempre, yung akasal muna, sila muna yung mag-sayaw-sayaw doon. Tapos, gasabit, kahit sino, pwede magsabit ng mga pera-pera dyan. O, tapos pagkatas ng bilangan na. Tapos, ang sunod nun, yan ang mga sayawan na ng mga dalaga at binata. Wow! Lakas magaganda. Siyempre, sayawan nyo, talagang inapaghandaan nyo ng mga dalaga at binata. Nagapurma-purma din naman kahit papaano. Mga lalaki daw nun ang purmahan ay mga polo-polo. Tapos, mga maluluwag na shoes o kaya ay maluluwag na pantalon dahil yun yung uso dati. Tapos, siyempre, mag-gel, mga tigtres na gel. Yung na mabang-bang-bang mo. Tapos, mga ang mga nakasapatos, yung iba naman nakachinelas lang daw, tapos ang chinelas pa daw yung Dora Light. Wow. Yung Dora Light na graduate ka na ng grade 6, graduate ka na ng high school, hindi pa sira sa sobrang tibay. Sana all matibay. Aww. Sakit naman, lol. Tapos syempre hindi magkapatalo yung mga kababaihan. Gone ang mga pormahan, eh syempre mga yung mga simple lang mga pantalon gayan. Tapos may bangs na din nila ang sa side na ere. Oh, baby. Tapos, syempre, ngayon, ang uso naman din ay lip tint. Ay, dati noon, yung lip gloss, talagang, paglagay mo din ay talagang, ay, sobrang kintab ng iyong labi daw. Parang, nakakain ka ng taba dahil sa sobrang kintab. Nagakinang-kinang. Tapos, ayan na nga, syempre, sayawan na, mga nakaupo dyan yung mga babae, tapos, malapit yung mga lalaki. Yung basta parang sa JS. Yung mga dalaga nun parang sobrang gandang-ganda ka sa sarili mo. Siyempre, galing kang ibang barangay. Wow! Kalama, pagkaguluhan ka ng mga lalaki. Oh! Ano daw? Oh, tapos, siyempre, yun ay may, yung may mag-request yun yung mga lalaki ng tugtog. Tapos may bayad yung mga 10, 20, 50, gayan. Tapos, ang tawag daw dun ay damage. Sinasabi nila. Tapos, siyempre, feel na feel niya yung, ano, yung tugtog. Ay,
Dahil tapos may mga ano pa yun, may mga ilaw-ilaw, lakas makadisco. Ay, iba pala yun. Basta yun ay sweet dance. Ganyan-ganyan. Tapos ang mga tugtugin pa doon ay mga Hotel California, mga November Rain. Ah, talagang parang nagagawa ka ng music video. Siyempre, sa unang sayo, parang gakahiyaan pa kayo noon. Gakahiyaan pa kayo noon, mga nakatungo pa, mga pabebe. Tapos maya-maya, kuhaan na ng number. Yahoo! May textmate na agad. Tapos maya-maya, boyfriend mo na. Ang bilis naman. Sana all. Tapos siyempre, kapag mga alas 12 na gayaan, siyempre, mapagod din yung mga sayo-sayo kagayaan. Siyempre, ano yun, may recess. Ah, recess. Basta pamariyendahin daw kayo noon. Tapos ang merienda nun ay mga kape, gayaan. Tapos kapag yung kasalan napatapat ng summer, abaw, ang merienda niya daw nun ay pakuan. Imagine yung naka-lipstick, naka-lip-gloss ka, tapos so, di sobrang kintab ng iyong labi, tapos gangam-gab ka ng pakuan. Ha, doon na yun. Pero nung ako'y umatid ng sayawan, bakit parang walang pamerienda? Ah, yun pala yung habol. Oo, nakaranas ako na ng isang beses ng sayawan. Talagang, ay, ang talaga naman, mapunta lang ako doon para makikain. Ay, tako. Gawa ng, siyempre, teacher ko, kaya ako ay sumama. Yahoo! Tapos kala ko ay makain lang, ganyan-ganyan. Tapos may ay, ako daw ay umupo daw doon at ako daw ay masayaw. Ay, sabi na ito, kaba ko talaga noon. Tapos parang buong sayawan, parang isang lalaki lang yung nasayaw sa akin. Yun lang, parang type yata niya ako. Pero at least ay naranasan ko yun kahit isang beses na lang. Masaya, masaya naman. Wow, pabebe. Tapos matatapos yun mga alas 2, alas 3 na ng umaga. Oh no! Puyat. Puyat is really. O tapos, syempre, kinabukasan, kasala na, gayaan. Tapos, yung pagkagaling sa simbahan, bago daw pumasok doon sa bahay, magasubuan daw muna yung mag-asawa, yung bagong kasal ng malakit, para daw matamis daw yung pagmamahalan. Ay, yahoo! Tapos, ano daw, para syempre malakit, para daw hindi daw maghiwalay. Sana po. Tapos, sunod nun, paunahan daw makapasok doon sa bahay. Kung sino daw yung mauna, yun daw yung parang pinaka-hari. Pag-iing pa yung mga arte. Kasi mga parang, mga pinaka-mamumuno sa bahay. Tapos, sunod pa nun ay, ano, may bilao doon, tapos may mga bigas-bigas yon. Tapos, may mga coins yun sa ilalim. So, paunahan daw kayong makakuha ng madaming coins. Tapos, kung sino daw yung may pinaka-marami, siya daw yung parang pinaka malaki ang maiambag na pera sa pamilya. Nasabi ni nanay, eh, hindi daw naman totoo. Tapos, syempre, ayun na, magkakainan na, ang nahintay ng lahat. Tapos, basta magkasubuan ng cake yung mag-asawa. Sweet, gayaan. Tapos, basta ang unang makain din doon ay yung mga ninong-ninang, mga abay. Syempre, mga nakabisa. Sunod na yung mga nasa labas din, yung mga hindi imbitado. Tapos, sila pa yung magasilid-silid sa plastic. Tapos, sunod doon, sayawan ulit. Sabitan na naman ng mga pera mula sa mga ninong at ninang. Yes. Pera na naman. Tapos sunod doon, magalibot yung bagong kasal sa mga, basta galibot-libot yun, tapos may dalang alak, tapos isang shot ay mga 500. Siyempre, para makabawi-bawi naman sa gastos ng kasal. Tapos meron doon na parang tindahan na maliit, mga tinda doon yung mga handa sa kasal, tapos basta yung mga sungan, mga kalamay, gayaan. Tapos depende sa inyo kung magkano nyo yung abilhin. Tapos, ang mga ninong at ninang doon, abaw, parang payabangan yan kung magkano yung abigay, parang palakihan ng pera. Wow! Oo, gawa ng, syempre, mahiya kang magbigay doon ng 100 lang. Gawa ng inaanong sa mic kung magkano yung binigay mo, kung magkano yung bayad mo. Tapos, may kilala ako noon, ay, medyo mayabang. Nagbigay, mga 10,500, gayaan. O, syempre, parang shit, wow, mga tao. Ang laki na ibinigay. Tapos, nang pauwi na, sabi ng mga kasaway, sabi, oo, ang laki nang ibinigay natin dun sa kasalan. Wala tayong pambiling ulam. tunay yun talaga, promise. Tapos ayan, hagisan na ng bulaklak na kung sino daw yung makasalo, yun daw yung sunod na akasal. Ganyan. Tapos sunod nun, ano na, syempre gawian yung mga tao, nakapagsilid na ng mga handa. Tapos sunod ay magabukas na ng mga regalo, yung bagong kasal. Syempre hindi niya mawawala yung mga baso, mga plato-plato, ganyan, mga rice cooker, basta mga gamit sa bahay. Tapos ang pinakamasakit doon, yung inatawag na paurungan. Yun daw yung parang aawi na nung lalaki, yung babae sa kanila.
Oh, basta gayon. Tapos, siyempre, mga nag-iyakan tiyan. Mga magulang, siyempre, malulungkot. Maalis na yung anak. Gayon, magabuo na ng sariling pamilya. Iyakan. Gayon, kala mo hindi na mabalik. Kala mo hindi na mabisita. Tapos, tinanong ko si nanay, paano pag ako'y apasal na, tinanong ko kung maiyak. Ay, hindi daw siya daw, ay masaya at puna na lumaingay sa bahay. Tapos ayun, after ilang buwan, yung iba yun, syempre, masaya, nakabuo na ng pamilya. Yahoo! Sunod-sunod na ang anak. Tapos yung iba naman, abaw, yan na, bugbuga na, gayaan. Woo! Mga gahiwalayan na. Gawin na sa pamilya yung babae. Yeah. Mahal na mahal ng gasto sa kasal, tapos maghiwalay lang. Tapos ayun na, gayon lang. Syempre yun eh, may mga iba't ibang uri syempre ng kasal. Merong simple lang, merong bongga, gayaan. Eh, hindi naman mahalaga kung napabonggahan, gayaan. Ang mahalaga ay mahal ninyo yung isa't isa. So, ngayon nga, naiisip ko, parang gusto ko na rin magpakasal. So, ayun, yun lang naman yung akwento ko. At naalala ko lang ang kwento ng kami nagkwentuhan din kanina. Sinay ko lang sa inyo. O siya, yung hanggang dito na lang, ha? Siya, sige. Bye-bye.